Positively Delivers, this is Dr. Gigi Disonga from Making Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disonga. Alright, so dapat meron ka nitong isang bagay na ito. Dapat ginagawa mo to. Kahit simpleng tao ka lang, okay? Kagagraduate mo, employed ka, o anong mang ginagawa mo, simpleng nanay ka, simpleng tatay, simpleng estudyante, simpleng empleyado. So, dapat subukan mo magkaroon itong bagay na to. Ano po to? Isang negosyo. Alright? So, dapat meron kang isang negosyo. You have to try it. Kahit na simple lang, kahit gano'ng ka kaliit ang puhunan, kahit gano'ng ka simple, dapat subukan mo po siya. Okay? So, kung meron kang maliit na pera ngayon, pagpalagay mo ng 5,000, 10,000, hanggang 20,000, gamitin mo yan, mag-try mong magkaroon ng isang negosyo. Okay? Ma'am G, bakit ba pinipilit mo kami magkaroon ng negosyo? Okay. For 3 reasons. Bakit kailangan na ang isang tao ay magkaroon ng negosyo? Okay. Number one na dahilan ay... Ang negosyo po kasi ay nagre-require ng isang skill, okay? So, dahil nagre-require siya ng skill or mga skills sa'yo, kaka-practice mo po sa iyong negosyo, lalo siyang madidevelop, okay? At eventually, manganganak pa siya ng ibang skill, okay? So, paano po yun? Halimbawa, nagkaroon ka ng isang magaling kang mag-bake, di ba? Magaling kang mag-bake, so... nagbe-bake ka, that's your skill. So, dahil araw-araw mo siyang pinapractice, so, nadidevelop po yan. Mas lalo kang gumagaling mag-bake, okay? At mamumunga pa yan ng iba mong negosyo. For example, dati nagbe-bake ka lang ng mga simpleng tinapay. So, isang araw, pagdating ng panahon, cake na pala yan. At nagpapo-order ka na sa mga special occasions, di ba? So, ikaw na pala yung hinahanap pag kailangan ng cake. Alright? So, yun yung isang kahalagahan ng meron ka pong negosyo. Okay? Pangalawa naman, bakit kailangan mo mag-try mag-negosyo kahit simple lang? Okay? Pangalawang reason, it will widen your network and that network will give you more opportunities. Okay? Pag may negosyo po kasi tayo, ang dami natin nakikilala. Like, when I started establishing I Can Change Project training and coaching, lumawak po ang aking network. So, ang dami ko nakilala. Lalo na po nung nag-start ako ng aking YouTube channel. So, may nakilala tayong mga doktor, nakilala tayong mga managers, supervisors. Ang dami ko na-meet na tao. And itong mga tao po na to, hindi ko lang sila basta nami-meet. Okay? Nagiging part pa sila ng buhay ko. Nagiging part sila ng learning process ko. So, ang dami ko natutunan every time na may maipag-appointment sa akin. Sabi nila, Dok, G, pwede ka bang maka-meeting? Pwede ba tayo mag-usap? Then, after we talk, ina-expect nila, they will be getting something from me. Pero sa akin, after namin mag-discuss, mag-meeting, antay ko nasusulat na bagong bagay. And those things give me opportunity. Like, siguro 3 weeks ago, nakipag-usap po sa akin, gusto niyang... nagpapa-turo paano maging speaker. So, usap kami. Then, after we talk, I got this idea. But hindi ako magkaroon ng speaker's class? So, ngayon naisip ko, pangalanan ko siyang speaker's master class. Diba? So, pwede ako ngayon mag-tutor na mga gustong magturo. Simpleng idea. Saan ko galing po yung opportunity na padating na naman sa akin? Galing ko lang yan doon sa aking network, sa aking mga tao na nakausap. Diba? Pag naipag-usap ka sa tao, like po sinasabi sa atin, meron niyang bagong idea na dala-dala para sa atin. Okay, pangatlong dahilan, bakit kailangan kang magnegosyo? Because it is one of the few ways to, mamaya na, pili. It is one of the few ways to your road leading to financial freedom. Okay? Lagi nga natin sinasabi, naririnig, okay, sa mga financial experts, na dapat magkaroon ka ng negosyo, okay? Para po ikaw ay magkaroon ng financial freedom. Isa po yan. So, isa lang yan. Of course, pwede ka magkaroon ng investment, pwede ka magkaroon ng mga high-paying skills para
para magkaroon ng financial freedom. Pero isa po siya sa konti lang na paraan papunta dun sa financial freedom. Yung pagkakaroon ng negosyo kahit maliit lang. Alright? So, Delivers, ayan ang sinasabi natin. Try mo magkaroon negosyo. Simple lang. Wala kang space. May business. Dito lang yan nagaganap sa aking office. Okay? So, I don't have... hindi ako nag-start ng malaking puhunan. Okay? Wala akong malaking capital. So, I just use my skill. Okay? So, my business is service. Providing service. Okay? Kung hindi mo kayang products, mag-provide ka ng services ng anong gusto mo. Okay? So, yan ang ating mga pinapayo sa lahat. So, kung ikaw empleyado, so try this. Just give it a try. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na kahit mga OFW para or family nila dito sa Pilipinas para sabay-sabay tayo mag-journey to our financial freedom. Alright? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go!